Episode bilang 5, titulo, Sama-samang paglutas sa problema. Kooperatiba ang paksa ng ating maiksing dula ngayon. Ano nga ba ang kooperatiba? Ito ay isang paraan tungo sa sama-samang paglutas ng mga tao sa kanilang mga problemang pansarili, pampamilya at maging pampamayanan. Ang kooperatiba ay malayang pagsama-sama ng mga tao na gamitin ang kanilang kaalaman at kakayahan para sa isang magandang layunin. Madalas na ang layuning ito ay upang maiangat ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagiging produktibo. Nais ba ninyong malaman ang tungkol sa kooperatiba at kung papaano ito makakatulong sa mga tao? Anong malay nyo? Baka makatulong din ito sa inyo. Ang sitwasyong itatampok sa dula natin na may pamagat na sama-samang paglutas sa problema ay isang pagpupulong na naglalayong maiangat ang pamumuhay ng mga tao sa isang barangay. Isang opisyal ng isang non-government organization ang kinumbida ng barangay na magbigay ng lecture at bigyan ng kaalaman ang mga tao tungkol sa kooperatiba. Layunin din ito na tulungan ang mga tao upang makabuo ng kooperatiba na siyang magiging daan tungo sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan sa buhay. Sa pulong na ginanap, tinalakay kung ano ang kooperatiba, ang kahalagahan nito at kung papaano ito makakatulong sa mga tao. Pakinggan kung ano ang mga reaksyon ng mga tao at kung ano ang mga katanungan nila. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kabarangay. Nananawagan po kami sa lahat na tumalo sa isang pulong mamayang hapon sa ganap na alas 3 ng hapon. Gaganapin ang meeting sa Doña Rosario Elementary School. Tinatawagan po ang lahat na tumalo sa gaganapin ang meeting. Ano daw yon, Maring Cora? Ano yung pinananawagan ng mama sa sakyan dumaan? Ang dinig ko, Maring Training, may meeting daw. Meeting? Saan? Saan kaya gaganapin? Naku, ewan ko nga ba kung tungkol saan yung meeting na sinasabi. Ang narinig kong mabuti, mamayang hapon daw. Mga alas 3 daw gaganapin ang meeting. At dyan lang sa eskwelahan gaganapin. Ah, ganun pala eh. Malapit lang pala. Gusto mo dumalo tayo? Total, malapit lang naman pala. Sige, yun lang pala eh. Pero ang labo naman nung nananawagan na yon. Hindi naman sinabi kung tungkol saan yung meeting. Sana'y bumalik uli at nang marinig nating mabuti kung ano yung pinananawagan. Sana nga. Eh, kasi ba na may naglalabada ako kaya hindi ko masyadong narinig. Naku, ako rin, Mare. Nagwawalis naman ako dyan sa may likod ng bahay namin. Mabuti nga't naitanong mo sa akin eh. Kung hindi, hindi ko nabibigyan yun ng pagpapahalaga. Sus, itong si Kumaring Cora, oo. Mabuti yung lantad tayo sa mga nangyayari dito sa ating barangay. Malay mo, grasa na pala eh. Wala pa tayong kaalam-alam. Oo nga, ano. O sige, pumunta tayo sa meeting mamaya. Maski na makiusyoso man lang tayo. Oo nga. Anong malay mo? Baka may mapapakinabang tayo sa meeting na ito. Sana nga. O sige, Marit, ipagpapatuloy ko na itong aking pagwawalis sa likuran ng bahay. O sige. Sa usapan ng dalawa nating tauhan, nalaman ninyo na may panawagan ukol sa pagkakaroon ng pulong. Kaya lamang hindi nila masyadong narinig kung tungkol saan ang pagpupulong. Nalaman din ninyo na ang isang tauhan ay balak lang na makiusyoso sa meeting. Ganun pa man, nagpasya ang dalawa na dumalo sa meeting. Magandang hapon po, mga kaibigan. Ako po si Alex De La Cruz. Opisyal po ako ng isang NGO o non-government organization, ang Kabalikat.
Ako po'y nandirito upang ibahagi sa inyo ang aking kaalaman at karanasan ukol sa kahalagahan ng kooperatiba sa ating buhay. Ang gawain pong ito ay proyekto ng inyong lokal na pamahalaan sa pagsisikap po nitong mapabuti ang pamumuhay ng mga tao dito sa inyong barangay. Maring Cora, tingnan mo oh, ang konti lang nang pumunta. May, ang labo kasi ng panawagan nila. Hindi masyadong alam ng mga tao kung tungkol saan ang meeting. At saka alam mo naman ang mga tao rito sa atin. Wala ang kaamor-amor sa mga ganitong pagtitipon. Pwede ho pala kayong magtanong maski sa kaligitnaan ng aking pananalita. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang paksa ng ating pagpupulong ngayon ay tungkol sa kooperatiba at kung papaano ito makakatulong sa ating pamumuhay. Ano daw, Mari? Tungkol daw sa kooperatiba, Mari. Ano ba yun? Abay, ewan ko nga ba. Mabuti pa eh, makinig na lang tayo. Mas lalong mabuti siguro kung lalapit tayo dun sa nagsasalita. Hindi ko nga masyadong marinig eh. Medyo malayo tayo. Mabuti pa nga. Sige, halika. Ang kooperatiba po, mga kaibigan, ay voluntaryong pagsasama-sama ng mga tao na may iisang layunin. At ang layunin na ito ay upang mapabuti o maiangat ang kanilang pamumuhay. Naniniwala ang mga kasapi ng kooperatiba na sa kanilang pagbubuklod ay makakamit nila ang layunin. Eh, Ginoong De La Cruz, mga ilang tao po ba ang maaaring makabuo ng isang kooperatiba? Ang pinakamaliit na bilang ng mga tao na maaaring makabuo ng kooperatiba ay 15. Pwede pala, maski ganun lang ang bilang. Paano naman po makakabuo ng kooperatiba ang 15 tao? Paano magiging kapakipakinabang ang kooperatiba? Pagsasama-samahin po ng mga miyembro ang kanilang resources. Halimbawa ho, ang kanilang pera upang makabuo ng kapital para sa isang negosyo. At sama-sama rin sila sa benepisyo na kanilang matatanggap. Ah, ganoon pala. Eh pero, Ginoong De La Cruz, eh wala nga ho kaming pera eh. Lalo na yung perang gagamitin bilang kapital sa isang negosyo. Alam po ninyo, mga kaibigan, hindi naman ganoon kabigat ang kakailanganing kapital. Ito lang po ang isaisip ninyo. Maliit na halaga, halimbawa ang 10 piso. Pero magiging malaki ang halaga kapag 10 tao ang may tigsa 10 piso at ito'y kanilang pagsasama-samahin. Yan po ang pinakateorya ng kooperatiba. Talaga? Papaano naman po makatutulong ang kooperatiba sa aming pamumuhay? Anong benepisyo ang maibibigay nito? Ito po ang mga benepisyo ang maibibigay ng kooperatiba. Una, maaaring magtayo ng negosyo ang mga miyembro sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang pera upang maging kapital. Ikalawa po, makakapagbigay ng oportunidad ang kooperatiba sa mga miyembro nito upang matuto sila o masanay sa anumang gawain. Halimbawa sa negosyo o paggawa ng mga handicrafts. At ikatlo, makakapagbigay ang kooperatiba ng serbisyo at produkto sa mga tao sa murang halaga at sa mataas na kalidad. Ano sa palagay mo, Maring Training? Mukhang maganda itong kooperatiba. Magkakaroon tayo ng oportunidad na may mapagkikitaan. Alam mo naman ang pamumuhay ngayon. Halos hindi na nga magkasya ang sweldo ng kumpare mo eh. Oo nga. Kaya lang, dapat madagdagan pa ang ating kaalaman tungkol dito sa kooperatiba. Siya, tatanungin natin ang husto sa Ginoong De La Cruz. Alamin natin kung paano sumali. Siya nga ho pala mga kaibigan, sa Sabado po, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan ukol sa kooperatiba. Aalamin natin kung ano ang mga uri ng kooperatiba at iba pang impormasyon hanggang sa tayo'y makarating sa aktual na pagbubuo ng kooperatiba. Samantala ho, hanggang dito na lang po ang ating pag-uusap ngayon. Sa Sabado po, inaasahan kong dadami na ang dadalo. Sige ho, ipamalita ninyo ito sa inyong mga kapitbahay upang sa ganun, meron silang matutunan. Abay, maganda naman pala itong meeting na ito. Mamari, ibabalita ko ito sa kumpare mo para dalawa na kaming dadalo sa meeting. Ako rin, yayain ko rin ang kumpare mo. Abay, magandang balita ito. Thank you.
Sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga dumalo sa meeting, ay nalaman ninyo ang kahalagahan ng kooperatiba at kung papaano ito makakatulong sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao. Kahit konti ang dumalo sa pulong, nalaman ninyo na may interes ng mga tao sa paksang tinalakay. Malinaw ito sa ipinakitang pagnanais ni Cora na sumali sa kooperatiba. Ganon din naman si Trining. Gusto niyang madagdagan ang kanyang kaalaman ukol dito. Ibabalita pa na dalawang tauhan ng ating dula ang nalaman nila sa kanilang mga asawa at hikayatin ang mga ito na sumali at dumalo rin sa meeting. Kayo, mayroon ba kayong alam na kooperatiba na itinatag sa inyong lugar? Gusto ba ninyo magkaroon ng kooperatiba? Kung oo, ano naman ang layunin ninyo kung bakit gusto ninyo magkaroon nito? Hanggang sa muli, sana po ay marami kayong natutunan sa ating kwento ngayon.